Buksan natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 9. Nais ko pong ibahagi sa ating kalagitnaan ngayon yung pong effectual calling, mabisang pagtawag ni Jesus, isang tao, pagdating sa kaligtasan. Matthew chapter 9, verses 9 to 13. Ito po ang sinasabi. Habang si Jesus ay naglalakad mula roon, nakita niya ang isang tao na tinatawag na Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi niya sa kanya, "Sumunod ka sa akin." At siya ay tumayo at sumunod sa kanya. Habang nakaupo siya sa may hapag kainan sa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan at umupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanyang mga alagad, "Bakit nakikisalo ang inyong pangguro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan?" Ngunit nang marunig niya ito, ay sinabi niya, "Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Kaya humayo kayo at pag-aralan ninyo kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi handog, sapagkat hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan." Pulayan ng Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita at ang paksa natin ngayong umaga ay mabisang pagtawag ni Jesus. Tayo na lang. Panginoon, salamat po na kayo ang tumatawag tungo sa kaligtasan at tungo sa paglilingkod sa inyo. Salamat po, Panginoon, sapagkat ito isang malaking biyaya para po sa aming lahat. Tulungan niyo kami na makita at maunawaan namin ang katotohanan ito na ginagawa ninyo sa isang makasalanang tulad namin, tulad ko, Panginoon. At nawa maluwalhati kayo sa katotohanan ito na aming pagbubulay-sulayan ngayon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Nais ko pong tignan natin ang mabisang pagtawag ng Diyos sa isang makasalanan tungo sa kaligtasan. At ibabahagi ko po ang apat na punto ngayong umaga. Una, ang Diyos ang humahanap. Ikalawa, ang Diyos ang tumatawag. Ikatlo, ang Diyos ang nagbabago ng buhay. At pang-apat, ang Diyos ang humahatol sa mga mapagkunwari. Itong pangyayaring ito ay ang pagtawag ng Panginoon kay Mateo. Sa ibang salin o sa ibang reference sa gospel, ang tawag kay Mateo ay Levi o si Levi. Ngunit dito sa aklat ng Mateo, siya mismo ang sumulat ng aklat na ito, gospel na ito, at ipinakilala niya ang kanyang sarili, si Mateo. Hindi dahil para itaas ang kanyang sarili, kundi upang itaas ang Diyos sa kanya. Upang itaas si Kristo sa kanya, na ang Panginoon ang siyang humanap sa kanya, ang siyang tumawag sa kanya, ang siyang nagbago sa kanya, at ipinapakita rin ni Mateo na ang Panginoon ang hahatol sa mga mapagkukunwari ng mga tao. Bago tayo dumako sa pag-aaral ng bawat punto, gusto ko ibigay muna ang likuran o ang konteksto ng pagkakasulat ni Mateo rito ayon sa kalooban ng Diyos, ng Panginoon. Ipinayag ni Mateo rito sa chapter 9, verse 9, ngunit may nauna pang mga kabanata. At babalikan lang natin kung ano nangyari sa chapter 8 hanggang sa chapter 9.
Isang bahagi ng naisipahayag ni Mateo, writer ng Gospel, bago siya tawagin ng Panginoon, ay mayroong pangyayari na sinulat niya na mayroong mga taong gustong sumama sa Panginoon. Napakaraming taong sumusunod sa ating Panginoon saan man siya magpunta. At mababasa natin ito sa Matthew chapter 8, verse 18. Ang sabi sa verse 18, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao sa palibot niya, ipinag-utos niyang tumawid sa kabilang pampang. Ipinag-utos ng Panginoon sa kanyang mga alagad na sila itatawid sa pampang. At sa kanilang paglalakad na ito, sa dami ng tao, may lumapit na isang iskriba. Isang iskriba, ibig sabihin, ito ay master of the law o teacher of the law. Alam niyang kasunatan at nais niyang maging alagad ng Panginoon. Ang sabi sa verse 19 at 20, lumapit ang isang iskriba at nagsabi sa kanya, Guru, susunod ako sa iyo saan ka man magtungo. Ngunit alam natin na ang Panginoon nakababasa siya ng isipan at nakita niya ang loob ng puso ng tao. Ang sagot ng Panginoon sa kanya sa verse 20, batay sa pagkasoberano ng Panginoon, sinabi ni Jesus sa kanya, may mga lungga ang mga asong gubat at ang mga ibon sa impapawid ay may mga hugad, ngunit ang anak ng tao ay walang mapagpahingahan ng kanyang ulo. Na ang salitang ito ng Panginoon ay maliwanag sa buhay ng iskribang ito dahil alam niya ang kasunatan ng sinasabi ng Panginoon na ang pagsunod sa akin, hindi ito pagpapasarap. Mabuti pa yung mga asong gubat, mayroon silang lunggang pinapasukan. At mabuti pa yung ibon, ay mayroon silang bugad na titirhan. Pero kung ikaw susunod sa akin, wala kang pahinga, wala kang matitirhan. Ang pagiging alagad ay hindi pagpapasarap ng buhay. Yung pong ibig sabihin doon. Pagkatapos may gusto pa rin sumunod sa kanya. Sa verse 21, ang sabi sa 21, isa pa sa mga alagay na nagsabi sa kanya, Panginoon, hayaan mo munang makauwi at mailibing ko ang aking ama. Now, alam ng Panginoon ang kanyang puso. Gusto niyang maglingkod, pero sa kanyang term, sa kanyang termino. Hayaan mo munang gagawin ko muna yung aking mga dapat gawin sa bahay, yung aking tatay, eh, papalibing ba yung tatay niya? Hindi pa naman. Ang tatay niya ay 40 anyos lang. Pero may kayamanan. Atay niyang mamatay yung tatay niya para may pa-pass sa kanya yung kayaman niya. Matagal pa lang panahon yun. Eh, paaring ako pa yung tatay niya 80 anyos. Maghihintay pa siya lang another 40 years bago siya maglingkod sa Panginoon. Kaya ang sagot ng Panginoon sa 22, ngunit sinabi niya ni Jesus, sumunod ka sa akin at hayaan mong ako ng patay ang maglibing sa sarili nila ng mga patay. Kung gusto mong talaga maging alagad, kalimutan mo muna yung mga bagay-bagay na mapagpapabagal sa'yo. Sumunod ka sa akin. Ngayon, ipinapakita rito ang kagustuhan at kalooban ng mga tao. Ito pinapakita ni Matthew rito. Na may gustong sumunod, pero sa kanilang termino, sa kanilang pamamaraan. O di kaya, masarap maging alagad ni Kristo. Masarap ang buhay. Now, isinama niya ang mga alagad sa pagtawid sa kabilang pampang. Tumawid sila. Pero, si Mateo, magandang pagkakaaris niya na ipinapakita na ang pagtawag ay wala sa gawa ng tao at hindi sa kagustuhan ng tao. Sapagat ang tao, walang magagawa pagdating sa kanyang kaligtasan. Pagdating nila sa pampang, ipinicture ito ni Matthew, sinalubong sila ng dalawang inaalihan ng demonyo. Dalawang inaalihan ng demonyo, may kita natin sa 23. Hanggang sa mga susunod, na ito yung mga demonyo nito nakatira sa libingan, sa simenteryo, at nagwawala sila. Hindi sila makontrol ng mga tao, natatakot sila. Tanging ang Panginoon lamang ang nagpagaling sa kanila. Pero, sa 23, isinama ng Panginoon ang mga alagad, pakita nila na pagsunod sa Panginoon ay hindi masarap kapagkat sumalubong sa kanila ang bagyo. May unos. At pagdating doon sa verse 28 hanggang 29, ito niyong mga inalihan ng demonyo. At saka ngayon, dumating kay Mateo. Hindi po nagkataon
ang pagdating ng Panginoon kay Mateo upang ipakita na ang pagsunod sa Panginoon o ang pagkakaroon ng tamang relasyon at kaligtasan sa Panginoon hindi namapatay sa kusa at kalooban ng tao. Ang tao ay tulad ng inaalihan ng demonyo, alipin siya ng kasalanan. At ngayon, ayon sa konteksto, ipinapakita rito ni Mateo na ang kaligtasan ay wala sa kalooban ng tao, wala sa panahon ng tao, wala sa kakayanan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya tignan natin isa-isa ang ating punto ngayong umaga. Unang-una, sa pagtawag sa kaligtasan ng tao, ito ay gawa ng Diyos. Diyos ang humahanap sa taong kanyang ililigtas, hindi ayon sa gusto ng tao. Naalam natin, Lucas 19 verse 20, ano ang sabi nun? Naparito ang anak ng tao upang hanapin ang mga naligaw at upang sila ay iligtas. Now, verse 9, habang si Jesus ay naglalakad mula roon, nakita niya ang isang tao na tinatawag na Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Now, hindi ito nagkataong makita ni Jesus si Mateo. Sabagat ayon sa chronological order, yung pagkakasunod-sunod nito, ipinapakita ni Mateo na walang magagawa at wala sa kalusto ng tao ang paglapit sa Diyos kundi sa pamagitan ng unang hakbang ng Diyos. Ang Diyos ang humahanap ng kanyang mga tao. At nakita ni Jesus si Mateo. Hindi si Mateo ang naghanap kay Jesus. Hindi si Mateo ang unang nakakita kay Jesus. Kundi ang Panginoon ang siyang unang nakakita kay Mateo. Sa kalagayan ito, ayon sa konteksto, hindi ayon sa gusto ng tao ang pagsunod kay Kristo. Hindi rin ayon sa panahon o termino ng tao. Hindi rin ayon sa mga tao na sila ay magkagusto o sumampalataya kay Kristo sapagkat tulad sila ng mga inalihan ng demonyo. Alipin sila ng kasalanan at wala silang hangarin na sumunod kay Kristo. Biyaya lamang ang siyang makapagbibigay sa mga tao na makita si Jesus at makatanggap kay Jesus. Ipinapakita rito sa unang hakbang, Diyos ang humahanap ng kanyang tao. Ikalawa, tingnan natin ang ikalawang katotohanan, Diyos ang tumatawag. Verse 9 again. Habang si Jesus ay naglalakad mula roon, nakita niya ang isang tao na tinatawag na Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi ni Jesus kay Mateo, sumunod ka sa akin. At siya ay tumayo at sumunod. Tinawag ni Jesus si Mateo. At sa pagkatawag na yon kay Mateo, bagamat si Mateo ang hindi nagnais kay Kristo, hindi si Mateo ang naghanap kay Kristo, subalit nung tawagin siya ni Jesus, nung makita siya, tinawag siya ni Jesus, si Mateo ay tumanggap ng biyaya sa oras mismong iyon. Ano ang palatandaan na tumanggap siya ng biyaya? Ang palatandaan po rin ang kalagay rin po sa ating text, siya ay tumayo at sumunod kay Jesus. Yun ang palatandaan ng biyayang natatanggap ng mga taong tinatawag ng Panginoon. Siya ay tumayo at sumunod kay Jesus. Kung ating titignan ang reference nito, ang pagkakasulat ni Lucas, tingnan niyo ang pagkakasabi ni Lucas. Ang sabi ni Mateo, siya ay tumayo at sumunod kay Jesus. Pero si Lucas, ibang kanyang nakita rito. Luke chapter 5, verse 37 to 28. Ganito ang pagkakasabi. Kagad siyang tumindig sa harapan nila, binuhat, I'm sorry. Ah, sorry.
Luke 8. Am I right? Luke 5. 27, sorry. Ang sabi sa 27, pagkatapos nito, umalis si Jesus at nakitang isang maniningil na buwis na ang pangalan ay Levi. Ang sabi noon, na nakaupo sa tanggap ng buwis at sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. Ano nakita ni Lucas? Iniwan niya ang lahat, tumayo at sumunod sa kanya. Yun ang palatandaan na si Mateo nakatanggap ng biyaya nung siya'y makita at tinawag ng Panginoon sapagkat iniwan niya ang lahat. Iniwan niya yung kanyang trabaho. Kung ano bang trabaho ng isang maniningil ng buwis? Ang isang tao maniningil ng buwis sa panahon ito, siya ay pinakamasama, pinakamakasalanang tao sapagkat hindi lamang sila nagpapayaman, sila'y naglilingkod pa sa kaaway sa Romano at nakikiisa sa Romano at higit sa lahat, sila ay nandaraya sa kanilang sinisingil na kapwa, kababayang Hudyo. Kaya ang tulay sa kanila ay masamang-masamang makasalanan. Pero ang sabi ni Lucas, iniwan niya ang kanyang trabaho. Iniwan niya ang lahat para sumunod kay Kristo. Yun ang palatandaan ng biyayang nakatanggap si Mateo. Hindi lang basta tumayo at umakal sumunod kay Kristo, iniwan niya ang alam niyang kasalanang buhay. Kasalanang pamamaraan ng buhay. At yun ang biyaya para sumunod kay Kristo. Ang tawag ni Jesus sa makasalanan ay makapangyarihan. Irresistible grace kung tawagin niya. Mabisang pagtawag ni Jesus sa isang makasalanan. Bakit? Bakit hindi matatanggihan ang biyaya nito? Dahil ang biyaya ng Diyos ang nagbibigay bukas sa pandinig ng tenga ng isang makasalanan. Ang biyaya ng Diyos ang nagbibigay ng bukas ng puso upang mamahal ang Panginoon. Ang biyaya ng Diyos ang siya nagbibigay ng bagong kapanganakan upang sumampalataya sa Panginoon. Alam natin ang doctrine na yan. Yan ang ginagawa ng biyaya ng Diyos. Dati kang ganito, pero noong ikay tinawag ng Panginoon, aba, iba na ang direksyon ng buhay mo. Iba na ang takbo ng buhay mo. Noong araw tayo mga patay sa kasalanan, hindi natin marinig ang tinig ng Diyos. Pero nung dumating sa buhay natin na tayo tinawag ng Panginoon, ay inilarawan ito ng Panginoon ni John, the beloved, nung buhayin niya si Lazarus. Si Lazarus ay patay na, apat na araw na siyang patay. At naniniwala yung kanyang mga kapatid na itong si Lazarus bubuhayin sa muling pagkabuhay. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ba kayo naniniwala sa akin, ako ang buhay at muling pagkabuhay. At ang sino sumampalataya sa akin, bagamat mamatay siya sa kanyang pisikal, mabubuhay siya magpakailanman. Naniniwala ba kayo dito? Opo, Panginoon, nasaan? Saan siya nilibing? At pinuntahan ni Jesus, tumingin na sa langit, o salamat Panginoon, na ngayong oras na ito, ipapakita mo ang kapangyarihan mo sa mga tao. At tinawag niya si Lazarus, Lazarus! Nararamoy na sa libingan si Lazarus, pero bumalik ang kanyang buhay sa kanyang katawang na binasa na. Kumilos, narinig ang tinig ng Panginoon, tumayo, at tumakad na palundag-lundag palabas sa kanyang libingan. Yun po yung biyaya ng pagtawag ng Panginoon, irresistible grace. Sapagkat yung biyayang tinatanggap ng tao ay biyayang pagbabago ng puso. Madalas natin gamitan ng illustration na isang taong yung tinatawag na grasa, taong grasa, di ba? Gustong-gusto nilang kumain ng mga pagkain sa basurahan na naglalaway na. Kinakain nila yon, no? Bigyan mo sila ng bagong luto mula sa McDonald's, tatanggihan nila, ano kami? Makititano kami yan. Nasabihin mo nila, akala nila yung malinis na pagkain, yun ang marumi. Dahil nakasanayan nila yung naglalaway na panis doon sa basurahan, gustong-gusto nila yan. Hindi mo mababago yan. Sinubukan nito mga kapatid na nagdala ng mga taong grasa sa bahay. Pinaliguan ng
nalingasaw lahat ng buong bahay dahil sa baboy. Pero ang tingin nila, eh, sila ay narurumihan. Pero once na kapag ang puso ng taong yon ay nabago, puso, pilitin mo siya magbago, hindi magagawa. Pero kailangan puso ang gagawa nun, ang magagawa nun. Pag nabagong puso niyan, sabi ko sa iyo, yung kanyang dati kinakain na nagdalaway pali sa basurahan, kanya itong kamumuhian, iiwanan niya yan. Siyempre doon siya sa masarap na pagkain. Yun ang irresistible grace. Hindi ka pipiliting magbago ng moral. Kaya yung tinuturo ng marami yun, pakli mo yan, alisin mo yung vision niya, alisin mo niya. Hindi. Sabagat kapag ka ang biyaya ng Panginoon ang siyang tumawag sa iyo, babaguhin ang puso mo, mamahalin mo ang Diyos, tatanggapin mo ang Diyos, sasampalatayan mo ang Diyos, susunod ka sa Diyos. At iyan ang makikita natin larawan sa buhay ni Mateo. Nakita natin sa buhay ni Mateo na isang makasalanan, may bagong buhay dahil sa biyaya ng Diyos. Ikalawa, ikatlo, si Jesus pa rin, siya pa rin ang nagbabago ng buhay. Una, si Jesus ang humahanap. Ikalawa, si Jesus ang tumatawag. At ikatlo, si Jesus ang nagbabago ng buhay. Tingnan ang sabi sa verse 10. Now, kung pagkakasulat dito, nung kapwa mga manunulat, hindi nila sinulat yung detalye na si Mateo ganito, nagbago, at inyayahan niya sa Panginoon. Pero automatically, sinabi sa verse 10, habang nakaupo siya sa may hapag, kainan sa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Siya pinapakita dyan habang, habang, ibig sabihin, ang Panginoon ay inimbitahan ni Mateo na kumain sa kanilang bahay. Yan po ay isang tanda ng pagbabago ng buhay. Tinanggap ni Mateo si Jesus hindi lamang sa kanyang buhay, kundi tinanggap niya ang Panginoong Jesus maging sa kanyang bahay. Yan si Mateo. Si Mateo ay isang bagong tao kasama ng Panginoon. Hindi maihiwalay ni Mateo ang Panginoon sa kanyang buhay hanggang sa kanyang bahay. Kaya sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sino mang na kay Kristo, siya isang bagong nilalang. Ang nakaraan ay wala na. Ang kasalukuyang paong bago ay naririyan. Siya isang bagong nilalang. Siya isang bagong taong nagmamalasakit sa kanyang kapwa sapagkat inayahan niyang Panginoon sa kanyang bahay upang kanyang mga makasalanang kasama noong una ay makalapit din sa Panginoon. Makikita natin si Mateo rito. Hindi niya pinalayas yung kanyang mga dating kasamang makasalanan. Hindi niya tinanggihan bagkos tinanan niya sa paanan ng ating Panginoon. Marami kasing mga pangyayari kumisan dahil Kristiyano tayo ayaw natin makisama sa mga makasalanan. Kung hindi ka makikisama sa mga makasalanan, eh dapat mawala ka sa mundong ito muna. Dahil si Kristo mismo nakikiisa sa mga makasalanan. Si Mateo, hindi lamang siya may Panginoon sa kanyang buhay, kundi dinala pa niya sa kanyang bahay upang ang kanyang mga kasama na mga maniningil na buwis din ay makakita kay Jesus. Kaya ang ginawa nito ni Mateo, alam niyo, yung bahay ni Mateo rito ay naging home Bible study. At ang Panginoon ay naroon. Natingnan niyo ang pagkakasabi rito sa Matthew 9, verse 10. And it came to pass, sa English po, sa Tagalog po kasi hindi ko makita rito eh. Ang sabi sa Tagalog sa verse 10, habang nakaupo siya sa may mapagkainan sa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at makasalanan. Sa English po, ganito pagkakasabi. And it came to pass,
As Jesus sat at meat in the house, yung salita pong behold. Mayroon ba sa inyong English Bible? Sa last week, behold. Pag sinabi pong behold, ano ibig sabihin nun? Si Mateo rito, tumatawag ng pansin. Halika, masdan nyo ito! Kasi Mateo nakaranas ng biyaya. Si Mateo nakaranas ng pagbabagong buhay. Si Mateo nakaranas ng bagong puso nitong sandaling ito. Kaya nais ang ipakita sa ating lahat ngayon, behold! Mas nabing, behold ba kapatid? Ang ibig sabihin, tignan ninyo, masdan ninyo, unawain ninyo, suriin ninyo, yakapin ninyo ang sasabihin kong ito, katotohanan ito. Yung po ibig sabihin ng behold. Kaya hindi dapat nawawala yan. Tignan ninyo. Dapat sa Tagalog, mayroon yan. Tignan ninyo. Behold, ang sabi nito, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples. Ano pong pinapakita rito? Now, isa-isahin natin. Ang sabi ni Mateo, masdan ninyo, suriin ninyo, yakapin yung katotohanan ito na si Jesus ay nakaupong kasama ng mga makasalanan. Tignan ninyo itong maigi, sabi ni Mateo, si Jesus ay nakaupong kasama ng mga makasalanan. Alam niyo ba kung sino si Jesus? Naalala ba natin kung sino si Jesus? Si Jesus ay Diyos magpakailanman sa langit. Siya naglikha ng buong sansinukob. Si Jesus ay nagkatawang tao. Si Jesus ay God eternal. Ngayon, nakaupo mismo sa gitna ng mga makasalanan. Hindi ba natin nakikita kahangahangang bagay nito na ipinapakita ni Mateo? Si Jesus na Diyos! Siyang noon, ngayon at magpakailanman ay nandiyan ngayon sa gitna ng mga makasalanan. Diyos magpakailanman, soberanong Diyos ngayong kasalong nakaupo sa hapag ng mga sinners. Now, sino itong mga makasalanan tinutukoy ni Mateo rito? Mga notorious sinners ito, kung ituring. Hindi basta-basta mga makasalanan lang, mga nagkakamalinan, kundi talagang mga kilalang kilapot ng mga makasalanan, pero si Jesus nakaupong kasama nila. Nasaan yung doktrina ang dapat lumayo ka sa mga makasalanan? Eh si mismo si Jesus, grabing pagkamakasalanan mga tao ito. Not only the tax collectors, but also sinners, ang sabi dyan. Publicans and sinners came and sat down with him and his disciples. Wow! Ang Diyos po ang nagbabago ng puso. Ay sabi ni Mateo, masdan niyo ito. Masdan niyo itong ginagawa ni Jesus. Ginawa niya ito sa akin. Ako isang notorious na makasalanan din. At higit mga kasama ko, notorious din kilala sa kanilang kasalanan. At iba pang mga makasalanan na rito, ang Panginoon nasa kanilang palibot at nagigisalo ang Panginoon sa kanila. Hindi tao ang makapagbabago ng tao. Tanging ang Panginoon lamang. Yung kanyang irresistible grace. Pero katungkulan natin, nadalhin natin ang mga notorious sinners sa Panginoon. Dahil ang Panginoon, kailanman hindi tumatanggi sino mang makasalanan. Ano mang klaseng buhay meron siya. Dapat namumuhay tayo sa biyaya. At yun ang ginawa ng Mateo. Yung kanyang bahay, ginawa niyang pulpit para kay Jesus Christ. At pang-apat, si Jesus din ang humahato sa mga mapagkunwari, mga righteous daw. Panutuwid sila, nasa kanila raw ang Diyos. Hinahatulan nila ang mga sinners. Hinatulan nila ang Panginoon, bakit nakikisalo siya sa mga makasalanan? Hinatulan niya ang mga alagad, bakit kayo nakikisama sa mga makasalanan? Dahil ng Panginoon, nababasa ng Diyos ang puso ng bawat tao.
lalo ng mga self-righteous. Hindi yung mga kasabi sa verse 11. Nang makita ito ng mga Pharisees, ng mga Pariseo, na si Jesus ay kasamang kasalo sa mga makasalanan, ang sabi nila, bakit sinabi niya doon sa mga alagad? Kinatulad nila mga alagad, pati ang Panginoon, ang sabi, bakit nakikisalo ang inyong guro? Inyong guro, meaning to say, you have an intimate relationship with your teacher, your Lord, your master. Bakit nakikisalo ang inyong mga guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Now, sino ba mga Pharisees, mga Pariseo? Ang mga Pariseo at mga eskriba, ito yung mga kilalang leader ng relihiyon ng time na yun. Ang eskriba, sila yung gumagawa ng batas. Sila yung mga nagpapaliwanag ng batas. Ang mga Pharisees naman, sila naman yung tagasunod ng batas. Kaya walang maipintas ang mga Pariseo pagdating sa pagsunod sa batas. Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew 5, kung hindi hihigit ang inyong katwiran sa mga katwiran ng Pariseo, hindi kayo makakapasok sa karya ng Diyos. Dahil kung tutusin talaga sa paglabas na pagsunod ng mga Pharisees, perfect sila when it comes to law. Kaya sabi ng Panginoon, dapat humigit-higit dyan. Paano mahigitan nila? Yung righteousness ni Christ ang dapat mapasa nila. Dahil ang righteousness ni Christ, ito ang katwiran na kailangan ng mga mananampalataya nila. Kung tawagin ang Pharisees, Pharisees means separated ones. Sila yung mga itinangi, separate sila sa maraming tao sapagkat they claim to be righteous, holy people. At saka kapila na lahat ng ito, dahil sila ay nagmamataas kanasalit, sila ay kinikilala ng kanasalit yung matuwid, nagtataas sila ng kanilang sarili. At sinasabi nilang, kami lang ang matuwid, lahat ng standards ninyo, pag hindi pumasok sa amin, wala kayo. Parang sa panahon ngayon, na mayroong isang grupo na itanong mo sa kanya, sapagkat kung wala ka ng kaalaman niya, hindi ka makakapasok sa karya ng Diyos. Kailangan magtanong ka sa kanya, upang lahat ng matutunan niya, lahat ng alam niya, matutunan mo, makakaroon ka ng daan patungo sa karya ng Diyos. Na self-righteous. Ayaw nilang makisalo sa mga tax collectors. Ayaw nilang makisalo sa mga makasalanan. Sapagkat ang alam nila, sila ay matuwid sa harapan ng Diyos. At ang matuwid sa harapan ng Diyos, dapat hindi nakikisama, hindi nakikikain sa mga makasalanan. Sila yung mga humahator sa kapwa. Sometimes, we tend to be like Pharisees. Isa lumahatol tayo sa ating kapwa. Ang tingin natin, mag-win tayo. Ang tingin natin, hindi lamabot ang standard natin dahil Kristiyano tayo. Pero bisan, ano niya sa atin, hindi tayo naging Kristiyano kung hindi naging Pariseo. Kasi kailangan gawin yung ginagawa ko. Dahil kung hindi, wala tayo. Wala tayong standard. Yan ay Pharisee. Nagtuturo tayo, di ba? Mahatod tayo, like Pharisees. Pero, pag naalala natin na nakaturo sa atin tatlo, binabalik natin, di ba? Binabalik tatlo na. Pero, mayroon pa rin. No? Pharisee yan. Sometimes, talagang nagiging Pariseo tayo. Ingat tayo niyan. Kung Pariseo tayo, wala tayong kaligtasan. At kung nagiging Pariseo tayo, watch out. Ang sabi nito sa text. Verse 12. But when Jesus heard that, nung marinig ito ni Jesus, He said to them, they that be whole need not physicians, but they that are sick. Sagot ng Panginoon,
Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng magagamot, kundi ang mga may sakit. Now, dito, ito isang paglalawang at pangungusap na sinasabi ng Panginoon, ako ay isang manggagamot. At itong mga tao ito, punong-puno ng sakit. Kailangan nila talaga ng kagalingan. Pero kayo, tinuturing na wala kayong sakit, hindi kayo nangangailangan sa akin. At ako hindi para sa inyo. Dahil kayo ay mga nagsasabing malilinis kayo mga tao. But these people, sila yung malapit ng mamatay, kailangan nila ang magkagamot. Si Jesus ay hindi para sa mga self-righteous people. Sa mga judgmental, hindi ang Panginoon kumakampi sa kanila. Kundi sa katotohanan, nababasa ng Panginoon ang kanilang puso. At ang hato ng Panginoon sa kanila ay sa verse 13. But go ye and learn what that mean. I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous but sinners to repentance. Sabi sa 13, kaya umayo kayo at pag-aralan ninyo kung ano ang kahulugan nito. Sabi ng Panginoon, ano yung kahulugan na sinabi ko? Na mga may sakit na nangailangan ng magkamot. Yung mga wala, hindi na kailangan. Ano yung sabihin ko? Habang ang ibig ko at hindi handog, sapagkat hindi ako pumarito upang tawagin ang magduwid, kundi ang mga makasalanan. Ito po lang na naman sa English, mga makasalanan to repentance. Sapagkat ang self-righteous kailanman, hindi yan magawang mag-repent sa kanyang kasalanan. Wala silang kahabagan sa kanilang puso. Wala silang kahabagan mismo sa kanilang sarili, kaya hindi sila makapag-repent sa Panginoon. Ang kanilang ginagawa, dinadaan nila sa sacrifices. Sa kanilang mga pagpapakita ng mga bagay panlabas, panglabas na anyo. Ang sabi ni Christ, unawain niya ito, hindi sakripisyo hangad ko, kundi habag. Habag ang kailangan. Habag ang ibig ko at hindi handog. Hindi sa galing ng tao. Ang mga Pharisees, kaya nila maghandog, kaya nila mag-sacrifice. Pero hindi lang kailangan, habag ang kailangan. Ang kailangan. Ang mga mapagmataas, hindi kinalugdan ng Panginoon ang sinabi sa verse 12 and 13. Ang mga mapagmataas sa sarili, walang biyaya mula sa Panginoon. Habag ang ibig ko at hindi handog. Hindi panlabas na anyo ng relihiyon ang nais ng Panginoon. Kaya nga, sabi niya sa Matthew 15, verse 89, these people honors me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain, sabi ng Panginoon. Ang pagsamba nila ay walang kapuluhan, sapagkat mga mapagtuloy. Ang misyon ng Panginoon ay tawagin ang mga makasalanan. Anong misyon natin sa buhay? Na tayo ay sumiparate sa mga makasalanan? Na tayo magpakita na tayo Christian? At wala tayong pakailan. Bawat minuto sa buhay natin, sa ating kapaligiran, may namamatay. At bawat minuto, lahat yun napupunta sa impyerno. Habang ang kailangan ng Panginoon sa mga tao niya upang sila yung mukhang ng Ibanghelyo. So, ano po ang itinuturo nito sa atin, mga kapatid? Ang itinuturo na ito sa atin, unang-una, pinapakita ng Panginoon at Timoteo sa atin. Na tayo minsan ay nagiging pariseo din. Iwasan natin. Mas mataas ang standard natin. Gusto nating sumunod sila sa gusto natin. Dahil kung di sila sumusunod, wala sila. Hindi sila. Sumunod tayo sa standard ng Panginoon, hindi sa ating sarili, sa ating self-righteousness. Iwasan natin ang ganitong ugali.
Nakikita ito ng Panginoon. Lagi mataas ang sarili. Ang mga mapagmataas ang sarili ay nag-aakalang sila ay mabuti at matwitsarap ng Diyos. Ngunit sa totoo, wala silang biyaya matatanggap mula sa Diyos kundi ang kapamakan ng pag-aakalang. At kung inaakala mo maliligtas ka sa iyong self-righteousness, sa iyong paraan, tulad ng ginawa ng unang gustong sumama sa Panginoon dahil gusto nilang masarap ang buhay, o di kaya sasama sa Panginoon, pero antayin muna ako kung kailan, tsaka na lang ako pupunta, paghanda na ako, saka na ako susuko ng buhay sa iyong Panginoon, kung handa na ako, wala ka rin magagawa. Napamakan ang hihintay sa iyo. Nakarinig ka na ng aral. Narinig mo na ang katotohanan. Hindi na kaila sa iyo na kailangan isuko mo ang buhay mo kay Kristo at talikuran mo ang iyong kasalanan na akala mo ito ay iyong pag-asa sa buhay. Narinig mo na yan. Ngunit kung magpapatuloy pa rin tayo sa ating self-righteousness, ang naghihintay sa atin ay pagkahatol. Bakit hindi mo ilapit ang sarili mo sa Panginoon? At Panginoon, ayaw mo na lang dito ang sariling katuwiran. Hindi na ako, ilang taon na ako ngayon, hindi pa ako nababago sa ugali kong ito. Hindi kailangan sumunod kay Kristo. Sabagat si Mateo, nakatanggap ng biyaya, mismo yun, tumayo, tumindig, iniwan ang kanyang dating trabaho. Ngayon, siguro marahil wala sa loob mo si Jesus. Hindi ka nagkaharap kay Jesus. Pero namumulat ka ngayon sa kalubuhanan na si Jesus ang kailangan mo. Tinatawag ka ng Panginoon na yun. Sumunod ka. Tumayo ka. At sumampalataya sa Kanya. At maglingkod sa ating Panginoon. Huwag nating palatilihin ang ating mga sariling pagkakatila. Maglingkod tayo sa ating Panginoon. Tayo na lang.